Okay, so good morning once again. Good to be here and give you the message, Pressing On to Perfection. So ito po yung hindi aware marami about pressing on to perfection. We are required to be perfect for it is the word of God. But the question is, are we aware of that? Matthew 5:48, therefore, you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. So, very clearly that we are commanded to be perfect. Amen. So, but the question is, how come many Christians are not aware of this? Parang natapos na lang na tinanggap nila si Cristo, they are on their way to heaven, which is, that's not what salvation is, that's not what Christianity is all about. Kaya medyo off talaga yung paniniwala ng karamihan na this is what it's all about, Christianity, accept that Christ, you're on your way to heaven, which is very wrong. That's not what true Christianity is. So in Ephesians 4:13, just as I mentioned earlier yesterday, that this is what God wants to achieve in His body, okay? Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. So this is our goal as a leader, that everyone, that every life that has been entrusted to us, ito yung ililikain natin sa kanila. Okay? To be the stature of the fullness of Christ. Kaya lang ang question is, what is the goal of every leader? Kasi pag ang goal mo is about ministry, you tend to incline your heart towards ministry. Kaya ako, personal goal ko is to be more like Christ so that the whole church, doon ko po dadalhin to be more like Christ. Amen. Kasi pag hindi po doon ang goal natin, ang inclination natin is to have a bigger ministry, then from then lang hindi na tayo biblical. Marami nang nadidisive. Kasi it's all about ministry. No, it's not about ministry. Okay. So, importante, ang question, marami ako na-invite sa akin na anniversary, okay, mga 20, 30 years. Ang tanong, have your people growing in Christ-likeness? Kasi kung hindi, you fail God. Ibig sabihin, anong ginagawa niyo sa church niyo? Imagine kung gagawin lang tayo, di ba? Na-mention ko kahapon, ang church naging activity. More than, bakit nga ba ako mag-church? It's all about activities. 2 Timothy 3:17, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Meaning, the reason why God wants people to go up and mature so that they will be equipped for every good work. What does it mean to be equipped? So, ano definition natin na equipped? Magaling? Gifted? Hindi. Equipped means to be more like Christ. Because Jesus Christ did not come to gather a congregation but to build the body to manifest His character. So, once everybody's manifesting His character, you don't hate to proclaim that you're a Christian. Question, ano example po yan, ano? Meron po akong kasamahan sa church, worker po siya. Nag-work siya sa agency. Hindi naman niya sinasabi Christian siya eh. Hindi siya sinasabi Christian siya. Although, pagka na tanan may pinagagawa sa kanya, she will always stand for what is right. At the same time, napapansin ng mga kasama niya, pag naglolong, nagbibiruan, nagmumurahan, nagjojo, hindi siya natatawa. Then finally, sabi ng boss niya, are you a Christian? Sabi niya, yes. Tapos nakukonvict yung boss niya, sabi niya, can you ask your pastor to conduct a retreat for us? Unbeliever yun ah. So sabi ko lang, malaho oras eh. I can only offer seminar one Sunday, whole day sila. Bayad sila. This is one thing that I have discovered. Now, when they see Christ-likeness, you will never have a hard time convincing people to be a Christian. Sila mismo, gusto nila. After the seminar, the one day,
Lahat sila, they're living in sin. Iba magka-live-in, iba may ka-affair na ano, a lesbian, lahat sila. So on the way back sa Manila, kasi sa Caloocan po yung church, sabi nila, alam mo, kasi yung boss niya hindi married, sabi niya, papakasal na kami. Gusto nila ayusin ang buhay nila. And they're always asking for another round. Kaya lang po yung oras ko. And another, ano po, marami pong humihingi ng time ko, especially sa abroad, kaya minsan Zoom na lang. Kaya lang sabi ko, Lord, we need laborer. You see, the unbelievers are tired of religion. And that's what Christianity offered to these people, religion. No power, no proof that God is alive. Because they themselves, their life, are not a good testimony. Mostly, wala nang faith. Akala pag tatanoy mo, do you have faith? Yes. Bakit? Nagsisimba ako. Do you have faith? Yes. Kasi nasa ministry ako. Mali ang basihan ng faith. Faith is always expressed through our obedience. And then, pag tayo po, God desires that everyone will be humble because in humility, then we can submit. You see, iba po yung obedience sa submission. I can obey God and yet I'm not submitted. You have to define all this. You have to understand what God is saying nowadays. Amen. Hindi tayo pwedeng ma-stuck sa tradition yung nalaman natin 10 years ago. Ganun pa din. You see, the revelation of Jesus Christ is growing. Kasi life yan. Kaya dapat nagmamanifest din sa atin. Amen po ba? Amen. Amen. So we have to be equipped. What does equipping means? Meaning that you can, when God sends you out, you can manifest your faith and you can manifest what God did to your life and you can manifest the character of God. Kaya pag ikaw na pintasan ka, na persecute ka, it does not move you because you are fully equipped inside your heart. You're ready for anything. Kaya sasabi ko sa iyo, pag pinipersecute ako, lagi ko sinasabi, bring it on. Kaya nga sabi niya, 1 Peter 5:10, but may the God of all grace who called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, you suffered a while sa Bible, it's not a month, a year, or what, season. A while means in comparison to our life in eternity. So, a life of a true believer will always face suffering. Because God doesn't want us to be comfortable here. That you need to understand. Kasi pag hinahabol mo comfort in life here, then medyo mag-challenge ka. Kasi God will always make you uncomfortable. Remember the elk? Yung characteristics ng elk? Hindi naman sila nakatira sa plain. They live on the mountainous Rocky Mountain. Alam mo yung Rocky Mountain? Hindi siya grass, rocky nga. Pag-aakit ka, pag-ataw, maakit, masusugatan ka kasi pato-pato yan eh. Bakit doon sila? Imagine, hindi sila straight. They need to be, you know, they have to balance every time they walk. Eh, meron namang plain, meron namang sa baba. Bakit gusto nila doon? Kasi mas comfortable sila sa mga doon. Just like Christians, we must be comfortable to all discomfort. Ibig sabihin, yung suffering, sanayan na natin. Kasi di ba sa Acts 14:22, ano sabi niya? That you will have tribulations to enter the kingdom of God. So, ibig sabihin, kung hindi ka nakakaranas ng tribulation, baka hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos. Check your Bible. Kaya kung tayo po, hinahabol natin comfort, what else, kaginhawaan, eh medyo delikado tayo. Okay? I'd rather be, kaya nga yung elk, doon siya na nakatira sa Mount Rocky Mountain. Imagine, doon sila yung, imagine, ibabalance mo lahat. Ibig sabihin, when you are full of discomfort, lagi kang awake and alert. Diba, ang elk, kaya alert sila, di sila pwede complacent. Bakit? Mahulog sila eh. And one thing, bababalak sila, mag-feed. Pero ang elk kasi territorial yan.
So ang ginagawa ng elk, pag nakita nila na may bagong ano, elk, lalaban yan. Ang labanan nila is yung kanilang horns. Di ba yung horns nila, laki-laki? Maglalabanan yan, they will lock their horns and then kung sino mabali, talo. So, saan nila kinuha yung strength ng horns nila? Alam mo kung saan? Yung panalo doon, dahil during feeding, they got the best grass. Pero yung mga mahina ang horn, yan, kung saan-saan na lang kakain. They will not choose the best grass. In the same way, Christians, kahit na lang anong finifit na doktrina, pero pagdating ng isang pagsubok, tumba. Pero pag ikaw fed by the Holy Spirit, the revelation of Jesus Christ, ano nangyayari? Kahit anong pagsubok, hindi ka tutumba kasi matibay ka. Amen. Yan ang sinasabi kasi horn speaks of strength. Kaya pag hindi ka na fully fed by revelation, much more of the knowledge, then pag ikaw na hit ka ng isang calamity, tumba ka. Kamusta ang horns? Kaya kita mo ang prayer ni Paul, that you will be strengthened with all might according to the glorious strength mighty of Jesus Christ. Lagi niyang pinipipray yung inner strength. Inimportante sa atin, inner strength. Kasi yun ang dinidil sa atin eh. Yung emotion, yung mind, and then the will. Amen ba? Amen. Ano ba itong group? Malakas, mahina, oh my. Malakas. O, sige, sinabi mo, malakas ha. Tingnan natin pag nasubukan ka. Okay, so, sabi niya, anong ginagawa? Bakit God allows suffering? Kasi sabi niya, to perfect us. That is the purpose. And then what? Establish. Bakit? Dahil in the last days, maraming tatalikod. And then strengthen. Yan, pinagtitibay tayo. And then, isettle tayo. Hindi tayo being tossed to and fro. Nasettle tayo, Lord, ito yun. Lord. Ang tanong, asan na po tayo dito? Suffering pa lang. Wala pang alam. Perfect. 1 Corinthians 10:23. This is important, okay? All things are legitimate, permissible, and we are free to do anything we please. But not all things are helpful. Diba sabi dyan? Expedient, profitable, and wholesome. All things are legitimate, but not all things are constructive to character and edifying to spiritual life. There are two paths for every believer. Lower path, permissible. Without sinning, you can exist sin. If you live in this level, God is not going to be unhappy because you keep your conscience clear. Living with a clear conscience is a good level. There are many believers who don't even live on this level. Higher path, yung hinihingi ng Panginoon sa atin. Profitable in terms of what will glorify God the most. Hindi yung pag you're given a choice, dito ko. Okay? Pero what about this will glorify God? Amen. Madali kasi pumili eh. Yung madali. Pero when God will give us, sasabihin nga niya palagi, okay, you can choose. We have a freedom of choice. But what is profitable in us is what gives glory to God. Because this is what Christianity is all about. Give glory to Him. Amen. Ngayon, kung mabubuhay lang ako, malinis ang konsensya ko, mag-church ako, mag-serve ako, but it does not glorify God because it does not require suffering, sacrifice, surrendering. I am living in a lower path. Why go for a lower path? Hello? Amen. O ano mangyayari sa atin? Lower path. Tapos pag may nakita ka, wow, anointed, ang galing, magagalit ka. Bakit? Merong sinacrifice yun. Lord. So, ibig sabihin, go for higher path. Everything we do, everything we choose is for His glory. It does not matter if it is discomfort, humbling, or even suffering. Amen. Kaya lang, pag nakakarinig sila ng word na suffering,
this involved eliminating 90% of the things in our life. Life now is restricted to a few choices that we make. Remember ang dog, di ba? Pagka kayo mahilig kayo sa pets, meron yung leash, tali. Pag pinapasyal mo yan, ang gagulo niyan, kung saan-saan na lang, di ba? Freedom yan eh. Pero pag nagmamature ka, ginagawa ni Lord yung leash natin, iniikian. Konting mali. Tahimik ka. Kaya lang makita ko maraming Christians, mahaba ang leash. Imbis na umiikli, lalong humahaba. Kasi under grace na daw. You see, the reason why when God, you know God in His presence, in His character, you get to have few choices. Ang isang chinachat niya, freedom. Example, the pride of Christ, sabi dyan, is likened to a chariot of Egypt. Napansin niyo mga kings, sa Kings Chronicles, they always buy horses in Egypt. Bakit? Ano meron sa Egypt? Yung mga horses nila. And horses, without being trained and disciplined, they are wild, pero may strength. Just like us. Malakas tayo eh. Kaya natin yun eh. Galing natin eh. Yung mga mentality natin. So, ang ginawa ng mga trainer sa Egypt, gagawin niya sa horse kasi wild nga at malakas, tatalian niya ng mata, lalagyan ng blindfold. Ring. Okay? So, wala siyang makita. Nagwawala siya. Wala. So, nagtitrain niya yan. Train. So, nakita niya, medyo may pagka, meron na element of discipline, gagawin ng trainer, hihiwain niya yung blindfold para may konti siya, may konti siya nakikita. So, tendency doon, nagwawala na naman, okay? Pero gagawin na naman, tatakpan ulit. Pag na-satisfy na siya, abalik niya yung maliit na butas until the horse, when fully disciplined, behave, tatanggalin niya yung piring. Hindi na magwawala yun. Bakit? Hindi gagalaw without the voice of the instructor. In the same way with us, these are likened, comparable to a bride of Christ. Why? Because the bride will not move without the voice of God telling him. Kaya madalas sa atin, yung piring, ginagawa niya, binibigay, inaalaw niya wala kang pera, inaalaw niya may sakit ka, para wala kang freedom. Then, pag wala kang freedom, you depend on Him. Just like me, nung bago ako magkasakit, ang galing-galing ko lahat ng invitation, yes. Eh, nagkasakit ako, may sakit ako. So, sabi ni Lord, sabi niya, mag-seminar ka, di ko kaya, nahihilo ko. Sabi niya, mag-seminar ka. Hindi sabi, siyempre natatakot ako. Nagsiseminar ako. Wow, ang lakas ko. Pagdating ng sasakyan at pauwi na ako, baksak na naman ako. So, the freedom becomes limited. I cannot say yes to all kasi alam ko, limited lang ang strength ko according to how God wants to give me the strength. Now, all these years, ginawa niya sa akin yan, ngayon, na-establish ako sa kanya with all the open doors, hindi ko inoo-on kasi kikinig ako sa voice niya. Yan ang bride. Ang tanong, kayo po ba bride? Yes. Uy, bride talaga. So, makikita mo, hindi ka kagalaw, hindi ka maglalabas ng pera, hindi ka magpaplano until you hear the voice of God. Limited ka. What others, majority, is allowed, ikaw hindi. Pero hindi ka insecure. Hindi ka nag-grumble. Satisfied ka. Kasi alam mo, ang goal mo is to do the will of the Father. Kaya walang dahilan bakit may mga insecurities among Christians. Aray, patumahimik. Remember Abraham? Nagtatalo na yung kanilang mga servants. Ano sabi niya kay Lot? Ikaw mamili. Pinauna niya si Lot. Bakit? Hindi niya kailangan mauna. Bakit?
Si Clint siya. Alam niya siya may tawag eh. Eh, sinod mo lang naman eh. Nakiride lang yan kaya na-bless eh. Kaya sabi niya, mauna ka. Ganon din tayo. Pag meron tayo nakikilalang masigit pa sa gift natin, sa anointing natin, huwag tayong ma-insecure. Kaya na-insecure eh. Sa mga na-experience ko, na-insecure na, Pastora, sige. Minsan meron may napakilala sa akin sa FB. Ay, Pastora, gusto ko itong ma-meet. Kailangan pa ma-open door dito sa probinsya. Okay, meet. And umattend siya one time sa probinsya. Tapos nung narinig niya ako, nung sabi ko, ano, Pastora, what about, ano, yung plano natin? Titignan ko. Tapos sabi ko, ano to? Na-intimidate siya sa akin. Hindi nga niya tinapos yung seminar. Tapos never contacted me again. Sabi ko, Lord, what's wrong? Sabi na insecure. Mga kapatid, sa ministry, pag na-insecure ka, baka ikaw hindi tinawag. Kasi insecurity should have no place in our heart because we're not building our kingdom. The moment you feel insecure, you're building your own. That's a sign. You're not building God's kingdom anymore. Wala dapat competition. Kaya sabi niya that we attain one faith, one spirit, one goal. Pag na-attain natin yan, walang competition sa atin, walang magaling sa atin, except Christ be lifted up. Remember, sabi sa word, when you lifted Him up, I will draw all men to Himself. Hindi mo kailangan magpatunay na magaling ka dahil pag siya lang at tinataas mo, siya ang maglalapit sa tao. Kaya yung mga tao mag-bless without you trying hard. Amen po ba? Amen. Kaya, do you want to serve God with perfect heart? Kaya kailangan yun po ang ating aim. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, when you live in a higher path, it's not about me, it's not about you, it's about Him alone. Matthew 7:14, but the gate is narrow, contracted by pressure, and the way is straightened and compressed that leads away to life, and few are those who find it. Very clearly, the Word of God says, only few find it. When God gave me this revelation, sabi ko, Lord, count me in. Amen. And my life has not been the same. Amen. Sabi dito, the gate is narrow. Hindi po agad nakapasok kayo na yun. Kasi sabi dyan, the way is straightened. Ibig sabihin, yung ways of God, i-apply mo sa buhay mo. Many times, God will really, you know, guguluhin niya yung mga plano natin kasi mali yung paraan. Example, no? All my life in this mission, I never really, alam niyo naman, hindi naman ako talaga ito, nagsusulisit, wala akong supporter, wala, nothing. So sanay ako, before ako umalis, ano siya, meron akong provision. But second time na nangyari sa akin, papunta akong Davao, sabi ko, Lord, ito lang pera ko, ang mahal ng venue, mahal ng food. Sabi niya, pa-offering ka. Sabi ko, ikaw ba yan, Lord? Sabi niya, magpa-offering ka. Eh, yung babayaran ko that day is 9,000. So, nagpa-offering ako. Ano ang natanggap ng offering? 9,000 and piso. Exacto. So, sabi ko, whew, one down. Okay? The second day eh. So, ulit na naman. Then, second day, mga 11,000, nakuha. 11,000 and almost 100. So, boy, may 100 pa ako. Okay. So, makikita mo yung hand of God. Hirap, di ba? Parang hindi ka sanay eh. Kasi yung way niya. So sabi ko, Lord, papalik na ako na kasi I was in Tago, papunta na ako ng city. Van namin, 3,000. Tapos yung team ko, ako sagot ng lunch, wala na akong papakain sa kanila. So nung nasa hotel ako, sabi ko, Lord, what will I do? Bakit mo, dinideprive? Para bakit hindi mo ako sinusuplayan? Hindi ko maintindihan, first time to. Yung family, sabi ko, may papakain ko sa kanila. Alam mo naman ako, nanay ako eh, papakain sa kanila. Yung family, may nag-text, Pastora, can I invite you and your team to have lunch with us tomorrow? Sabi ko, yes, syempre naman, tatanggi pa ako, lahakabang pagkain. Sabi ko, okay, go! Go kami. Tapos sabi ko, Lord, wala po ako pang van.
Tapos may pumasok sa GCash. Then finally, nung nasettle po ako sa Davao, kasi the following day pa yung flight ko, sabi ko, Lord, kausapin mo ko. Sabi niya, Grace, kasi I'm teaching yung team mo to answer some expenses. Kasi all these years, laging ikaw, ngayon tinuturo ako. So nag-meeting kami. So when God is changing, minsan yung mga ways natin, we withhold lahat para to get our attention. Kasi mga kapatid, when God is allowing suffering in our lives, He's trying to get our attention dahil may instruction. Ngayon, imbis na, Lord, anong gagawin? Kung ako gagawa no, syempre, in human perspective, ano sasabi ko, Lord, hihiram muna ako kasi may mga kapatid akong mapera. Pero hindi yun eh. Parang pag ginawa ko ng paraan yun, inaalis ko yung sarili ko sa proseso ng Diyos na mamimiss ko yung itinuturo niya at gusto niyang likain sa mga kasamahan ko. I will miss that. And that is disobedient. And that is not profitable. I am living in a lower path. Hindi ako nagkasala, pero I did not glorify God kasi I got out of His will. No matter how difficult it is, when you're in the perfect will of God, masakit, mahirap, very shaking, very humbling, pero as long as you're there, asama mo ang Diyos. Pag inalis mo ang sarili mo sa proseso ng Diyos, hindi kanya kasama. Tapos, patuloy tayong naniniwala, kasama natin ang Diyos, hindi mo alam, unti-unti na nagli-lift off yung glory at presence, yun ang tinatawag na ikabod. Pero ang pinaka-worst deception is believing okay ka when you are not sensitive, wala na pala ang presensya ng Diyos. Kasi you got out of the process. Example, okay? May mga kasamahan ako, mga elders. May elder ako dati, may sakit siya sa kidney. Lagi siya in pain. Pinagpe-pray namin, Lord, ba't di pa gumagaling? Kasi dinidil siya dahil yung kanyang husband, parang ang business lang yata is yung talyer. Siya, parang mataas yung position sa company. Parang ina-under niya. So, the Lord was dealing with her. Hindi siya pa-deal. So, in-intensify yung pain. Now, one time, kinorek ko siya kasi medyo mayabang. Okay? Pag nakikita ko kasi sa mga kasama ko mayabang, ikokorek kita. Okay? Kasi bawal ang mayabang sa amin. Kasi prayer ko, di ba may prayer isang prophets na pinag-pray niya, Lord, remove the proud. Kaya ako prayer ko sa church namin, remove the proud. At talagang inaalis niya. So, finally, nagalit siya. Kasi nga, ang confidence niya, malakas siya mag-support. Sabi ko, hindi ikaw nagpatakbo ng church. Kahit nagsusupport ka, hindi ikaw. Kasi galing din niya kay Lord. So, umalis siya. Nung umalis siya, nawala, gumaling yung kidney niya. So, sabi niya, kita mo, nung nasa church ako, curse pala ako. Ay, hindi naintindihan ng mga tao, mga kapatid. Pag ikaw, umalis ka sa proseso, hindi natapos, inalis mo yung sarili mo sa kalooban ng Diyos. Kaya madalas, inililift off din ni Lord yung suffering mo. Bakit? Hindi ko na ma-accomplish yung gusto ko eh. That's why suffering always has purpose in our life to accomplish what He wants to accomplish in us. Pag ikaw bumigay at umalis, wala na. Yan ang dapat maintindihan natin. The way of the Lord is contracted. Napakahirap maunawaan. Pero once you're willing, like ko sinasabi, Lord, hindi ko kaya, but one thing I can give you, my willingness. So, lahat yan. Kaya mga kapatid, pag hindi kayo handa mag-suffer, ma-humble, you will have a hard time in your journey. Don't go for lower path. Go for something, Lord, sige, sakit na ito, pero if that will glorify you, I'll do it. Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please and be satisfactory to Him. For whoever would come near to God must necessarily believe that God exists and that He is the rewarder of those who earnestly and diligently seek Him. You see, faith, sabi dyan, involves seeking diligently. At pag tayo earnestly,
earnest at diligent mag-seek sa Panginoon, then we can receive a revelation from the Lord, a promise from the Lord. Pagka naka-receive tayo, then we have something to hold on. That's what faith is. Evidence. Okay? Kaya nga, pero sa kahapon, di ba shinare ko, another evidence is pag meron siyang binigay na pangako, meron niyang katumbas na command. Kaya kasi hindi siya magbibigay ng command without the promise. Kasi hindi natin kaya. We cannot walk blindly. Kaya kailangan, sabi niya, faith is an evidence of not seen. Ano yung faith na yon? Yung evidence, yung word niya. Ngayon, may command yan. Sabihin niya sa iyo, ito promise ko, ito gawin mo. Okay? Pag narinig mo ang Diyos, at sabi ko nga, may evidence ka na from God. Ngayon, naghihintay ang Diyos ng evidence sa iyo, kumilos ka. Kaya when you have evidence and God has evidence from our life, when it is combined, miracle will happen. Because heaven will back you up. Amen po ba? Amen. Kaya nga sabi niya sa James 2:17, so also faith, if it does not have works, deeds, and actions of obedience to back it up, by itself is destitute of power, inoperative, and dead. Kaya sabi dyan, but someone will say to you then, you say you have faith, and I have good works. Now, you show me your alleged faith, apart from any good works, if you can, and by good works of obedience will show you my faith. Marami na po Christians, wala ng faith. Lagi po tatanungin, Lord, ano po ba? Pag tinatak ko, they have faith. Ang always na sabi nila, oo, kasi nag-church ako. Oo, nasa ministry ako. That's not faith. Kasi maraming nasa ministry, pasaway. Hindi naman obedient yan. Kaya di ba sa John 14:21 sabi, if you have my commands and obey them, these are truly who love me. Pag tinanong ko ang mga Christians, are you obedient? Yes. On what basis? Kasi sabi ni Lord, if you have my commands, nagsik ka, nagtanong ka, anong gusto ng Diyos, at sinunod mo, yan ang faith. Yan ang evidence, mahal mo ang Diyos. Kasi sabi niya, if you have my commands and obey them, dear earth, those who truly love me. So, kahit mangangangawa ka sa church, sasabi mo, I love you, Lord, I love you, Lord, magsisisigaw ka dyan, tapos narinig mo, i-give up mo to, ayaw mo i-give up, hindi mo mahal ang Diyos. Diba? Sa kanta pa lang eh. I give you my life, I give you everything, I give you all. Sabi ni Lord, bigay mo to, surrender mo to, ay walang ganyanan. Kaya marami sinungaling sa church eh. Kanta pa lang eh. Ako, pag hindi totoo yung kanta, hindi ko sasabihin bakit nahiya ako kay Lord eh. Pero lahat tayo, kanta ng kanta, as in. Tama? Look, Genesis 4:4-5. And Abel brought off the firstborn of his flock and of the fat portions. And the Lord had respect and regard for Abel and for his offering. But for Cain and his offering, he had no respect or regard. So Cain was exceedingly angry and indignant, and he looked sad and depressed. So what is now important here is ang una-una sabi dito, and God has respect and regard for Abel. Buhay muna natin bago yung offering natin. Buhay muna natin bago yung paglilingkod natin. Kasi kahit lingkod ka ng lingkod, pero walang respect and regard ang Diyos sa'yo, sa personal life mo, yung lahat ng offering mo, nire-recheck niya. Kaya yun ang, ano eh, kasi ang doctrine dito usually, kaya nire-reject ng Diyos si Cain kasi hindi nga blood ang offering. This is not a sin offering, this is a take offering. Mali pa. Kaya minsan may mga turong mali. Kaya mali rin yung natatanggap ng tao. Kaya ito, thank offering to. It's not about the blood. It is about thank. Kaya ang unang nakita ng Diyos, yung thank you mo, tanggap ko. Kasi yung buhay mo, tanggap ko. Amen.
Kaya kahit anong sipag mo sa ministry at hindi tanggap ni Lord ang buhay mo, then wala yung offering mo. Pagtayo mo kay Lord Monday, lahat yan sunog. Diba sa judgment seat of Christ? All this, dadaan yan sa apoy. Tapos makikita mo, ay, wala pala akong reward. Okay lang kung wala kang reward. Ang problema kung pasok ka. And Hebrews 11:4, prompted, actuated by faith, Abel brought God a better and more acceptable sacrifice than Cain, because of which it was testified of him that he was righteous, that he was upright and right standing with God. You see? He was righteous. And God bore witness by accepting and acknowledging his gift. How do you know that everything you do for God is acceptable? Sabi dito, God bore witness. Ano yun? That people will be blessed and longing for more. Ang tanong po, kamusta po preaching nyo? Baka naman yung iba humihilik na. At yung iba naman, dalian nyo, dalian yung matapos. Bakit? Because God is not bearing witness with you. Kasi Monday to Saturday, yung mga salita mo, pag-uugali mo, hindi ka tanggap-tanggap, tapos pagdating ng Linggo, magsiserve ka kay Lord. Unahin mo muna yung Monday to Saturday bago ka pumasok ng simbahan ng Linggo. Amen. Amen po ba? Amen. Aray. Di ba aray? God sees what man brings to Him, cost nothing or everything. Malachi 1:6-11, a son honor his father and a servant his master. If then I am the father, where is my honor? And if I'm a master, where is my reverence? Says the Lord of hosts. Do you priests who despise my name, yet you say, in what way may we have despised your name? Yet you say, in what way have we despised your name? You offer defiled food on my altar. What is food? Every Sunday, preaching. Defiled. Bakit? Hindi mo tinanong kung anong gusto nila i-preach. Yung gusto mo o pinipreach mo. Defiled yan dahil mali pa yung doktrina mo. You're offering a defiled food before God. Tapos, in what way we have defiled you? By the table of the Lord is contemptible. Pulpito yan. Imagine kung ikaw mahilig ka mag-invite ako sino-sino speaker, hindi mo alam espiritu, you are contemptible before God. Ingat kayo kung sino lang yung ini-invite nyo kasi hindi lahat, kasi meron po akong makilala mga pastors dahil walang oras mag-seek kay Lord kung sino-sino kukunin na speaker kahit, ay ito, minsan hindi naniniwala sa Holy Spirit, yung iba next time, ina na naman, naniniwala. So yung mga tao, confused. Tapos sasabihin mo, lalago sila? Hindi. Paano sila lalago? Confused sila. One time I spoke in a church. The glory of the Lord came down. Na bless, na deliver. Daming nakalaya. The following day, nag-invite from Manila, deliverance ministry. Nagpa-deliverance sa congregation. Nagwala ang spirito. Natakot yung mga tao. Nag-split ang church. Bakit? Kasi makikita mo, nagkaroon na ng deliverance, bumasok pa na another deliverance, eh yung nagde-deliverance na pastor, ang daming mga compromises, so paano siya babaka pa ng Holy Spirit? When you're in that ministry, deliverance, make sure you have a holy life. Dahil pag hindi ka holy, lalampasuhin ka ng demonyo. Tapos pag sasabi mo, sasalita ka, makikriticize ka, maninira ka, mga kapatid, doon palang talo ka na. Kaya ingat, kaya lagi sinasabi sa akin ng Panginoon, be careful with your lips, Grace. So every time you speak before men, I'll back you up because your lips are pure from Monday to Sunday. Hallelujah. Hello? Kaya sabi niya, and when you offer the lame and sick, is not evil, offer it then to your governor. Will he please with you? Will he accept that you favorably, says the Lord of hosts. So paano natin in-offer yung lame and sick? A life that is full of compromises. A life that you lie. A life na ang ugali mo, di na babago. That is
lame and sick before God. Wala kang desire for hunger. Di ba mga tao sa ICU walang gana kumain? Bakit may sakit eh? Kaya lagi ko tinatanong sa mga Kristiyano, ikaw ba may hunger for righteousness? May hunger ka maging godly? May hunger ka bang maging katulad ni Kristo? Dahil kung wala, you're spiritually sick. You may be in the church, you may be in the ministry, and yet you're sick. How can you make people whole when you are sick? It starts from us. Kapatid, you have to be, let this message give you light. Amen. Kasi ang laki ng darkness sa buhay natin, only when God allows understanding and brought light, then ma-enlighten tayo. Wow, dami ko palang mali. Kaya lang sana ganun. Kaya lang usually na ang na reaction, sino ka para magturo sa akin? Eh wala po ako, I'm a nobody. Messenger lang po ng Diyos. You see, bakit kinukonvict tayo? Bakit tinatamaan tayo? Kasi yan yung area ng buhay mo na gustong i-deal ni Lord. Amen. Kaya nga sabi ni Stephen, until now you're resisting the Holy Spirit. Why? Every time you are convicted, you resist, nagagalit ka. Kaya nga kita mo, sa Acts, first time Peter preached, they were cut to the heart. Ano sabi ng mga listeners? What shall we do? The second time Stephen preached, they were cut to the heart. They killed Stephen. When the preaching of the gospel, the word of God will be sent forth, it will always tagos sa heart kasi hindi tayo perfect. Amen. Kinukonvict tayo, we are cut to the heart. The problem, the question is, which side are we? Are we cut to the heart to humble ourselves and ask what shall we do? Or cut to the heart and kill the speaker? Alam mo yung mga salita ng mga tao, kung makakapatay lang, matagal na akong patay. This is true. They kill me by their words. Kaya wag kayong, pag na-convict ka, Lord, salamat. You're at work. You're inviting me. That is the reason why we are convicted, because God is inviting us to draw to Him. Hindi tayo parang tama. Ako kayo, di ko kayo kilala. Ang buhay niyo. Okay? Kaya nga, sir, offer it then to your governor. Would he be pleased with you? Would he accepted you favorably, says the Lord of hosts? But now entreat God's favor that he may be gracious to us. While this is being done by your hands, we'll accept you favorably, says the Lord of hosts. Who is there even among you who would shut the door so that you would not kindle a fire on my altar in vain? I have no pleasure in you, says the Lord of hosts, nor will accept an offering from your hands. Kaya mga kapatid, bago po tayo mag-serve kay Lord, yung buhay muna natin. Amen. Huwag niyo aksayin yung oras nyo, yung pera nyo, yung effort nyo, tapos wala din pala. For from the rising of the sun, even to its going down, my name shall be great among the Gentiles. In every place, incense shall be offered to my name and a pure offering. For my name shall be great among the nations, says the Lord of hosts. Kaya nga sabi rin niya sa Leviticus 10:3, and Moses said to Aaron, this is what the Lord spoke, saying, by those who come near me, I must be regarded as holy, and before all the people, I must be glorified. So Aaron held his peace. Mga kapatid, a lot of Christians should tell me, Pastora, gusto po namin sa presence ni Lord. Sabi ni Lord, if you you come near me, I will show myself holy. One time, kasi nagko-communion po ako daily pag nasa Makati. One time, na nagko-communion ako, may crumbs na nahulog. Pinagpag ko. And the Lord came down. Akala ko mamamatay ako. Ang takot ko po. Sabi ko, Lord, forgive me. Nanginig talaga ako. Then second time, I was praying and dyan in presence. Alam mo na yung nararamdam ko rin presence. Kaya lang, nag-electric fan ako noon, parang nahikop niya yung kortina. So, kumilos ako, tinanggal ko. And then the Lord came down. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya presensya mo.
From then on, di ko hiningi presensya. And then, how come Christians casually will ask, Lord, let your presence come down? Really? Really? Baka pag yun, bumaba sa atin, maraming patay. You see, you cannot just casually ask, Lord, let there your presence, Lord. Kaya sa Holy of Holies, may mercy seat. May mercy seat. Mercy muna bago presensya. Dahil kung hindi mo alam na ang dami mo palang pagkukulang sa Diyos, hihingi ka ng presensya, pag bumaba yan, nakakatakot. Ang nawala ko sa church now, dahil ito, almost 20 years sa ikot ko, ang nawala po, dalawa, holiness and love. When my son died, I was looking for a pastor who will do the service. Kasi hindi ako makaservice, syempre, I was grieving. Alam mo, interview sa akin nang sa Manila. Anong denomination ka? Anong ministerial group ka? Anong organization mo? Sabi ko, wala po. We cannot help you. Sabi ko, why? We only serve yung ka-group namin. Alam mo mga kapatid, ilang beses na po ako na-invite magpakasal sa iba-ibang church. Hindi ako nag-church. Tapos minsan may mga gusto magpakasal, mayroong magpa-dedicate. Lagi sinasabi sa akin ng ibang elders ko, pas ano ma'am, hindi natin member yan eh. Eh ano? Sabi niya, hindi mo umaattend yan. Eh ano? Ganun ba tayo? Pag hindi member, hindi kumaattend, hindi na natin kayang paglingkuran? Meron kasi tayong mindset na exclusive eh. Pag hindi kita member, hindi kita matulungan. Eh ano Christianity? Exclusivity? Eh para lang pwede tayo na Iglesia ni Cristo at ng Katoliko at saka magbago na lang tayo ng pangalan. Kaya from then on, sabi ko, Lord, I will not do what they are doing. Amen. You know why? That pain na enlightened ako, ito ang totoong kondisyon ng Christianity. Marami po lumalapit sa amin, hindi members, hindi. Minsan ka member pa na, nape-persecute kasi hindi license yung pastor nila sa akin magpapakasal. Ay, ilan na ang nagpakasal sa akin, dati ng member na wala ng years, tapos ako pa rin yung hinahanap. Kaya sabi niya, alam mo, inaabangan po namin yung post mo, lagi po kayong wala. Eh, please, pastora, ikaw po yung gusto namin officiate. Okay. Alam mo na nag-officiate ako mga kapatid, ang comment nila sa niya, Pastora, we are very thankful because the whole visitors and guests are so blessed with the message. Hallelujah. Hindi ako nag-evangelize mga kapatid, kasi minsan may mga pastor, wedding na, patay na, nag-evangelize pa. Minsan parang napaka-religious natin, hindi naman appropriate, parang feeling lang natin ganito. Huwag kayong mag-feeling, mali yung feeling nyo. Alam mo, yun ang nawala, in love and holiness. Yun ang gusto ibalik ni Lord. Kaya ako, everywhere I go, I said, Lord, thank you. Give me a family in every province. And I thank you, I have a family here in Dumaguete. Kasi yun po yung kinurain ko sa CRCM family. We will protect one another. We will care for one another. Magsaktifisyo tayo sa bawat isa. Kasi kung hindi nyo kaya magsakripisyo sa kapwa nyo, you miss it, mga kapatid. Kasi nga, si Jesus Christ, makita mo, God gives. We give our life to the people. And then let God be our reward. Alam mo, reward sa akin ni Lord, hindi naman pera, hindi naman influence, presensya niya. At when I have His presence, Lord, thank you. Every morning, He will meet me. Every morning, He will visit me. Sabi ko, Lord, ano po ito? A cry from Dumaguete. Sabi ko, Lord, pinababalik-balik mo ko dito. Meron kang remnant. Ma-identify ko sana yung remnant. Kasi tututukan ko kayo. Tutulungan ko kayo. Para lahat tayo, ma-advance natin yung kingdom. Hindi ito patungkol sa akin. Hindi ako bida dito. Kung gusto nyo kayo na frontline, inyo na. Okay? Eh, kayo rin gumastos. Paggastusan na, wala niya. So, makita natin, this is one thing that we need to really experience the fear of God. Usually, when you think
about fear of God, usually, ganito po ang mali sa atin eh. Hindi ko gagawin to dahil natatakot ako. Saan ka takot? Sa punishment? Sa consequences? O takot ka ma-offend ng Diyos? Usually, our fear will come from what? Baka hindi ako i-bless. So, motibo pa lang, mali na. So, asan ang perfection doon? Alam mo, when I don't want to sin because I'm afraid to offend God. Sabi niya, blessed are you when you mourn. When was the last time you mourned? Usually we mourn because what? Because nahihirapan tayo, nasasaktan tayo sa mga pagsubok. Pero when was the last time you mourned because you offended God? Never! Kaya nga ang fear ng marami Kristiyano, fear na baka hindi ako i-bless. Ibig sabihin, after ka sa blessing, hindi sa Diyos. Amen. Kailangan ang huli natin ng Diyos. Amen. Kasi when you love God and you honor Him and you fear to offend Him, then makita mo, yan ang totoong puso na hinahanap ng Diyos ngayon. Amen. Kaya nga sabi niya, hindi siya bumababa sa mga churches kasi walang heart towards Him ang inahabol blessing. Pero yung heart towards Him na ikaw lang Lord, ikaw lang. Wala na to! Basta ikaw! Dahil pag ikaw may Diyos ka, hindi mo hahabulin ang pera! Yes. Eh bakit marami sa atin sabi niya, the pagan run after all this? Ang mga pagans walang Diyos and yet ang daming Kristiyano hinahabol pera, ibig sabihin you're a pagan! Dahil ang dapat habulin natin paano tayo pagharian ng Diyos, yun yung ibig sabihin, seek you first, His kingdom and His righteousness. Anong area ng buhay ko, hindi pa ikaw nagahari. Yan ang ibig sabihin ng Lordship of Jesus Christ. Sa dali natin magsabi, Lord, Lord, pero sabi ni Jesus Christ sa Luke, you call me Lord, Lord, but you never obey me. The degree that you allow God to be Lord over your life, the degree that you will experience abundant life. Counterfeit faith. Accepted Christ. I'm on my way to heaven, but no intimacy, no fruits, no anointing. In Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. This is one of the aspects of Jesus Christ, and many Christians live and serve God in this level, doing good, but do not pursue godliness and righteousness. Kaya nga sabi niya sa John 8:12, then Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. He who follows me, not walk in darkness, but have the light of life. If we'll only endure, but not follow Christ, we will walk in darkness. That is the standard. Nagtitis ka, nagtsatsaga ka, pero hindi ka sumusunod. You're still in darkness. Because Christ is the light. If you're not following the light, you're walking in darkness. Ganun lang po kasimple yun. Darkness is a life of murmuring, dissatisfaction, bitterness, complaining, discontentment, insecurity. The word of God is balance, encouragement, and challenging. Kaya nga sabi sa Luke 13:23-25, then one said to him, Lord, are there few who are saved? And he said to them, strive to enter through the narrow gate, for many, I say to you, will seek to enter, will not be able. Kaya bakit gusto niyo magparami? Hindi naman pala papasok yung mga yan. Hindi na, ano ka lang, nagdadagdag ka lang ng sakit ng ulo. Kaya kailangan motivate them to love the Lord, to obey Him, to pursue Him. Yan dapat ang essence ng church. Pursue the Lord. To be more like Him. Kasi, para bang, at least alam ko may limang gustong pumasok. Eh ano yung iba? Wala lang, nag-o-occupy ng space. Kaya ito ang motivation ng church, mga kapat. This is my motivation. Kaya ako nagpapalitrit ako twice a year sa lahat affiliations ko. Why? Para the more. Dati ang team namin strive. Tapos, ano, susunod is, ano ba yung strive and then makita mo ngayon moving up. You have to move up. You have
have to soar because we are spiritual beings. Kaya sabi, I bless you with every spiritual blessings. Meaning, go up with the Lord where the Lord is. Kasi ang eagle is like what? We are likened to an eagle who would really love the storm. Who will ride with the storm. Nag-iisa yan kahit ikaw nag-iisa ka, nire-reject ka, and still you're soaring high. And why lion? We are likened, Jesus Christ like a lion. We roar. Ano sabi niya? Because the lion, although he is not strong, he is not tall, he is not big, he is still considered king of the jungle. Bakit? Perspective. Why? Kasi yung attitude in life is tama. Pag nakita niya yung elepante, ang tingin niya sa elepante, this is my lunch. Pero pag ang elepante nakakita sa lion, I am the lunch. Saan kayo dito? Remember Joshua and Caleb and the 10 spies? Nakita mo, sabi ng mga 10 spies, sabi niya, they are giants. In our eyes, they are giants. In their eyes, we are grasshopper. In-interview ba nila yung mga tao doon? Sabi nila, ano ba tingin niyo sa amin, grasshopper? Hindi naman na, perspective. Pero makita mo si Joshua and Caleb, they are bread to us, meaning itong mga challenges na to, itong hirap na to, it will strengthen us. Kaya huwag kayo matakot sa suffering. Kasi binabasag lang kayo, dahil pag hindi kayo basag, hindi siya makadaloy sa inyo. Alam mo kaya niya tayo binabasag? Kasi yung mga mali, inaalis niya. Para palitan niya ng tama. Ikaw ba, magbibuild ka ng building, meron ng existing building. Di ba napakahirap? Anong gagawin sa building na to? Kailangan pasabugin para mag-collapse. Kasi kailangan mabasag at mawalis. So, magtatayo ng bago. Yan ang ginagawa ni Lord. Di ba? Kaya mas mahirap magturo sa Kristiyano, marami ng alam. Pero ang lote na bakante, mas madaling magtayo. Tama? Yan ang nangyayari. Mahirap magturo sa maraming alam. Hindi mo na mabasa kahit ilang dinamita na. Okay? So, magpabasag po tayo para yung mali alisin. Amen. Hindi ito pagalingan. Kasi sabi ni Lord, I will build my church upon the revelation of who He is. Kaya nga sabi dyan, only, ano, I say to you, will seek to enter and will not be able. We are in the last days. When once the master of the house has risen up and shut the door, and you begin to stand outside and knock at the door saying, Lord, Lord, open for us, and he will answer and say to you, I do not know you, where you are from. Jesus Christ was popular and people wanted to make him king. Never judge the success of your labors by your popularity. Jesus pronounced a woe on all those who were popular with the people because that was the identifying mark of a false prophet. Sabi niya, woe to you when men speaks well of you. So if you're a very popular preacher, you could be a false prophet. On the other hand, Jesus told his disciples to rejoice when everyone spoke against them because that was one of the marks of a true prophet. So, we should never gauge our eternal success of our labors by how popular we are. We should not gauge the success of our labors by statistics either, but how many people raise their hands in our meetings or how many people we preach to. Going by statistics, we would have to say that Jesus' ministry was a total failure because at the end of his ministry, he had only 11 men to present to his father. But the success of his ministry was seen in the type of people those 11 disciples were. They were worth far more to God and could accomplish more for God than millions of today half-hearted, money-loving, compromising, worldly believers. John 6:53, then Jesus said to them, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. We do not literally eat Christ's flesh and drink his blood when we partake of communion. The bread and cup are only emblems which represent his body and blood.
We spiritually partake of His flesh when we feed upon His Word, because Christ is the Word made flesh. Kaya kailangan tayo po, we are feeding on the rema. Okay? Life and spirit are in the blood. Okay? When Saul, King Saul, lived, he was described as head taller than any man, because he lived in his intelligence. That's why he failed in the latter years. When you live in your intelligence, in your mind, you will fail. Okay? Kaya nga sabi niya, now I am looking for a man after my heart. Because a lot of people, when the crowd started following Christ, anong ginagawa nila? Nagfo-follow sila because after being fed miraculously by Jesus Christ, ang daming nagsunod. Kaya kinonfront niya. Tayo ba pang marami biglaan, ang saya natin? Siya hindi kinonfront niya kagad, pinreset niya kagad. Unless you eat my body, drink my blood, you have no life in me. So, ibig sabihin, a lot of people follow Christ, a lot of people serve God because of free lunch. Ano yung free lunch? Hindi yung lunch ka mamaya. Okay, hindi yun. Ang free lunch na ibig sabihin dito is yung anong makukuha natin kay Kristo. Anong makukuha natin sa Diyos. Yun ang palaging i-pray natin. Lord, ito po yung gusto ko, ito po yung bless mo, ito yung multiply mo, ganito, ganito. Lahat, inihingi. Pero ang sinasabi ng Panginoon, unless you eat my body, drink my blood, meaning, He's looking for people whom is willing na sasabihin mo sa Diyos, Lord, ano yung gusto mo ma-achieve sa buhay ko at sa through me, in my life and through my life. Kaya every time I partake of the communion, sabi ko, Lord, I am partaking yung gusto mong ma-achieve sa buhay ko at sa through my life, yun ang gagawin ko. That is partaking of His body. Now, partaking of the cup, Lord, then you have to increase the measure of your life and your life in me so that I will be able to do what you want me to do. That's what it is meaning, partaking of the Lord's communion. Kasi tayo na stuck lang eh. By His stripes we are healed. By ganito. Mga kapatid, it's beyond that. Kaya sabi niya, unless you eat my body, drink my blood. Meaning, ikaw ba, willing ka mag-participate sa gusto kong ma-achieve sa buhay mo para yung buhay mo, yung tawag ko sa'yo, magagawa ko rin. That's what partaking of the body. Then the blood, it is the spirit and the life. Because life is in the blood. Now, are you willing to receive more of His life? More of His life, meaning if I need to receive more, I have to surrender and empty myself. Now, if we are not emptying ourselves, surrendering, then we cannot partake of His blood, His life, and His life. Kaya hindi lumalago ang buhay ni Kristo sa atin kasi hindi tayo handa i-empty ang buhay natin. That's what it is. Kaya hinahanap niya those who are meek and righteous. This is what God wants us to seek, because His terrible judgment is about to come upon the nations. There has been trouble in different parts of the world, especially in the Middle East, and we are certainly going to have trouble. What is meekness? In the Greek, it is praus, meaning tame. Kaya nga mga kapatid eh, parang minsan hindi po tayo realistic eh. Ako, napapasalamat ako sa opportunity ng Panginoon na pinapaikot niya ako because nawi-witness ko the condition of every leaders of every Christianity. Right. Yung nga sinishare ko nga sa inyo yesterday, nagpapa-offering ilang beses tapos hindi ibibigay sa akin. Magkikipag-deal ako kung paano yung pagkain, lulukohin ako, dadayain ako, kukuwaan ako. And these are pastors. So how do I deal with that? I keep quiet. Sabi nga may isa, may nagtanong, Pastora, ba't hindi mo kinokontrol? Pero lang yun. Is that my loss? You see, pag ikaw nasaktan, let go. Amen po ba? Amen. Pinadala yan ni Lord. At marami din pinapadalang kaaway.
Meekness is also associated with the thought of the horses and pharaohs. Kaya kanina, shinare ko na sa inyo. One definition of meekness is to have a submissive, trusting spirit and to be completely willing and happy to do the will of the master. Another aspect of meekness is not reacting to conditions or words that people speak that can provoke one's spirit. It is so important that we learn to control ourselves. It is typified by the lamp which before it shears is dumb, it opens not its mouth. It's so important that we watch what we speak, for the word of God says, "Whoso offereth praise glorifies me, and to him that orders conversation aright will show the salvation of God." Mga kapatid, alam mo, Panginoon, sabi niya, ayusin niyo pananalita niyo, ipapahayag ko yung kaligtasan ko. Yan ang thing niyan, andyan ba? So makita natin na we need to really put our words na pleasing before God. We are absolutely dependent on God to preserve us, and it is our conversation and manner of life which will determine that. Meekness also means that we learn to accept situations with holy attitude of joy, knowing that God works all things for the good of those who love Him and who are called according to His purpose. Isaiah 50:10, "Who among you who fears the Lord, who obeys the voice of His servant, who walks in darkness and has no light, let him trust in the name of the Lord and rely upon his God." You see, sabi dyan, kau ba nakakaranas ka ng suffering? Trust God. Pero meron siyang warning. "Look, all you who kindle a fire, who encircle yourselves with sparks, walk in the light of your fire in the sparks you have kindled, and this you shall have from my hand, you shall lie down in torment." Ibig sabihin, ikaw, umalis ka sa apoy ng Diyos. Sabi niya, you will die in torment. Meaning, you will wander aimlessly all your life dahil ayaw mo yung hand of God to deal with you. Kaya mga kapatid, the lesson is that we have to trust God in these trials. If we try to get out of the trial, we are only going to have sorrow from God's hands. We must not try to get out of God's pressure cooker. Lahat tayo malalagay sa pressure cooker. Para ano? Palambutin. Kaya lang meron palang baka pag damo na pinalalambot mo, tumitigas. May ganun pala. Ibig sabihin, may mga tao sa dami ng pagsubok, lalambot, titigas, lalambot, finally tumigas. Paano tumigas? Bitter. Meant forgiveness. Hindi na bago ng Diyos. Yan ang tumigas. Di ba ang purpose ni Lord sa atin is our spirit be strong, our heart be soft. Kaya lang baliktad ang nangyayari. Ano yun? The spirit becomes weak and soft, the heart becomes hardened. Saan po tayo dito? Don't get out of God's pressure. We have to go through what God ordains for us, for He longs in these times to give us spiritual treasures that can only be acquired in times of darkness. Tayo po nagtatakda kung gaano katagal ang wilderness natin. Is it long or is it short? Depending on how we respond in every suffering. Colossians 1:24, "I now rejoice in my sufferings for you and fill up in my flesh what is lacking in the afflictions of Christ for the sake of His body, which is the church." Meaning, tayo po dapat ang ating suffering for Christ para daw tayong may isang baso na nag-umpisa tayo ng empty. Every sacrifice, suffering for Christ, naglalagay tayong tubig. Hindi suffering dahil sa kagagawan natin. Hindi suffering dahil consequences of our choices. Ang suffering is we suffer for Christ's sake. Yun, nagdadagdag ka ng tubig sa isang baso. Darating ang time, pag nakumpleto na yun, sasabihin ni Lord, "I can take you home." Bakit? Kumpleto na. It is finished. Kaya nga, nakitalala natin si Moses, na-provoke siya. Dahil napikon din siya sa mga Israelita. Darating ang time, mapipikon ka. Diba? Mapipikon at mapipikon ka. Kaya lang nangyari kay Moses nung napikon, sabi ni Lord,
speak to the rock, pinalo niya twice. Pero, binless pa rin ni Lord yung mga tao, pero hindi nakapasok si Moses. You see, hindi ibig sabihin na kumilos si Lord sa ministry mo at alam mo marami kang mali at compromises, approve ka ni Lord, gusto lang niya i-bless yung tao. Kaya yung success natin, hindi yan, sukatan. Kasi minsan nga, nakita ko yung pastor na nanghingi ng offering eh. Nung nakita ko yung kanyang FB, apa, sabi ko, dami umiiyak ka nung siya yung nagpipreach. Sabi ko, ano nangyari, Lord, namamayagpag pa. Sabi niya, binibless ko yung tao, has nothing to do with him. One day, he will, answer to me. So sabi ko, okay. Single yung kabuti ang Diyos natin eh. Kaya nga, bago tayo mag-glory, wow, kumilos si Lord, tanungin muna natin, Lord, ikaw po ba, i-please sa buhay ko? Amen po ba? Amen. Remember, si Paul and Barnabas, nag-away din sila. Nagsagutan. They ended up parting ways. You see? Kaya nga, in the spirit of meekness that can receive the word of the Lord. So many cannot receive the word of the Lord because they lack meekness. After a time, God takes them out of the way and as a result, they lose their inheritance. Kaya mga kapatid, kailangan po may meekness tayo eh. Yun po yung dinidevelop sa atin, meekness, humility, and simplicity. Pag yun po nade-develop sa atin, alam mo isang bagay na makakalaya po tayo, opinion of man. Ano yung sasabihin ng tao? Eh, gusto kang patunayan. Dapat malaya tayo dyan. Wala kang gustong patunayan. O yung galing-galing ko, dapat marinig niyo ako. Hindi. Pag meron po tayong ganyang attitude na mayroon kang gustong patunayan, kaya ginagawa mo yan, doon pa lang, sinayang mo na yung oras mo, hindi naman tatanggapin ni Lord yan. Kasi ang tinitingnan ni Lord sa service is motibo. Kaya pag ang motibo mo lagi, may gusto, ano sasabihin ng tao, mga kapatid, doon pa lang, you're wasting your time. Alisin niyo yun. Walang ano yun, walang silbi yun. At saka bandage yun eh. Ano kaya sasabihin ng tao? Ako, alam mo, I praise God dahil nakalaya ako dyan. Yung opinion ng man, wanting to prove myself, yan po, nakalaya ako way, way back, 2 years after God called me. Kaya sabi ko, no. Kaya madaling sumunod. Kasi kaya marami Christians nahirapan sumunod kasi dito sa dalawa. May gustong patunayan at ano yung gasabihin ng tao. Pag kayo, malaya sa dalawang yan, madali na sumunod sa Diyos. Pero hanggat meron kayo niyan, foundation nyo yan, pag-serve kay God, doon pa lang tapos na ang ministry mo. You can go on with your ministry, but in the eyes of God, rejected ka, ikabod. The glory has departed. Kaya, kita mo, karnal. Diba? Kaya nga, our attitude in difficult circumstances is vitally important. The fruit of meekness comes at a great price. It comes down to acknowledging that God is in control and choosing to believe the truth of Romans 8:28, all things work. Alam mo, pag ako, when I go through suffering, ang lagi kong sinasabi, alam mo, ginagawa mo. I'm confident, I know what you're doing. Amen. Para you're full in trust. You know why God wants allow suffering? Because we are people of control. Bakit tayo, takot tayo maubusan ng pera? Kasi pag wala tayong pera, hindi natin kontrolado bukas. Pero pag may pera tayo, kaya natin dumiskarte ng bukas. Pero pag wala tayong pera, hala, anong gagawin natin? You see, you lose control. Na-discover ko in my life, the more when God allows suffering in my life, I let go of the control. And when I lose control and allow God to control my life, I become more secure. Nawawala insecurity. Kaya lang maraming insecure kasi control mo. Control mo yung ministry, control mo yung gusto mo mangyari, ganito, ganyan. Alam mo, pag si Lord, ginulo niya yan. Inaalis lang niya yung control. Pag inalis niya yung pera, inaalis lang din niya yung control. Kasi pag meron tayong lahat yan, lakas, pera, kontrolado natin lahat eh. Eh sabi ni Lord, no, anak, aalisin ko lahat yan para you give me the control. Then that's the time you will experience success.
Pero pag ikaw kontrol, ah, Lord, gagawin ko to, magsusulisit ako, gagawin ko to, gaganyan, ganyan, kontrolado ka. Kaya sometimes, may papagawa sa akin yan, wala akong pera. Ang laki-laki ng pagagawa, wala akong pera. Example, di ba, way back, alam ko na, share ko na, but for the sake na iba, usually, nung bago pala ako sa mission, lagi pagkapaalis ako, andyan yung pera. Pero dumating sa point na minsan, punta ako ng Lanao, mag-request yung mga pastors na retreat. Ako, mahal yun. Kasi nga malalayo, gusto nila overnight. Alam mo, minsan may mga pastor mga demanding eh. So, sabi ko, Lord, di umuo ako. Kasi confident ako. Sabi ni Lord, go. E kaya lang, a night before, 500 na pera ko. Paano yun? Sabi ko, di nag-pray ako, Lord, ika-cancel ko po. Alam mo yung sinasabi ko yun, nawawala yung peace. Di ba peace, sabi sa Colossians, like an umpire. Ang umpire is a referee who will determine your in or your out. So sabi ko, wow, umaalis ako sa gusto ni Lord. So sabi ko, sige, tutuloy ako, pero 500 lang ang pera ko. So, syempre, hindi ko control. So, syempre, nalalamig ako. Kayo ba, hindi? Galing niyo naman. So, lalamig ako hanggang alam mo, kakain at kakain ako sa airport eh. Nag-breakfast ako, so 200 na lang ang aking pera. Sinunto ako, inatid ako sa isang resort, sabi niya, Pastora, 2-5 a day. Eh, 5 days yata, ako di 12-5. Hala, 200 pera ko. So, nandun ako sa sasakyan, biglang sabi niya, Pastora, bayad na yan. Eh, sabay, baba. Laki pala eh. So, meron pa rin bayad bukas. Eh, daming nag-invite my speak, daming offering. Napunoan yung first day. Kaya sabi ko, ah, ito wala na. Talagang wala na. Kasi wala na eh. Nagpa-offering sila mismo. Ay, na-bless tayo, pa-offering tayo. Napunoan yung second day. Sabi ko, wow. Alam mo, sometimes, yung nakasanayan natin, guguluhin ni Lord yan. Para yung nakasanayan mo, hindi ka na may control, let Him. Hindi mo maiwasan, ma-anxious. Pero sabi nga ni Lord, do not be anxious about anything, but in prayer and petition with thanksgiving, present your request before God. Ano sabi? And the peace of God will guard your heart and mind. Diba? Now, nung tinanong ko, Lord, bakit hindi mo sinabi sa Word of God that you will answer the prayer? Pero ang sabi mo, the peace of God will guard your heart and your mind. So sabi niya, kasi Grace, pag binigay mo na sa akin yan, ang kapalit ko, ibibigay sa'yo, peace ko. Ibig sabihin ng peace, sagot ko na yan. Okay. Bakit after that verse, ang susunod, sabi niya, think of these things. What is pure, what is noble, what is true. Bakit mindset? Kasi marami sa atin, Lord, iyak-iyak pa tayo, iyong-iyo na, I cast all my cares. So, ibig sabihin, binitawan mo na. Kaya after prayer in Jesus' name, inisip mo ulit. So, ibig sabihin, Lord, sa'yo na. Pero pagtapos na prayer, babawiin ko muna. Iisipin ko muna. Kaya sabi nila, pag binitawan mo na, peace na yan. Pag may peace ka na, iwan mo na yan. Ngayon, huwag ka mag-analyze, mag-imagine paano niya sasagutin. Dito tayo, naninisang himala. Siguro ganito, gagamitin itong taong to. Minsan ganito tayo, gagamitin itong taong to para mag-provide. Eh, hindi ka, ini-snap ka ng tao. Lalo ko naiinis. Lord, di ba, gamitin mo yan? Sabi niya, bakit mas marunong ka pa sa akin? You see? You lose control. Amen. When you lose control, may ka ba, pero may confidence. Amen. At when God keeps doing that in your life, makikita mo na de-diminish ang anxiety and your confidence is growing. Amen. Darating ang time, gaano pa kalaki ang kailangan mo. Kaya ako minsan, paalis na ako, kailangan ko 50,000, hindi po ako anxious. Bakit? Tested na ang tatay ko. So makikita mo na you are confident, you are at peace. Everything you do must from the position of rest and victory. Mali po yung prayer na Lord give us victory. Mga kapatid, dapat sabi ng Panginoon, you do everything from the position of victory and rested ka na. Hindi yung anxious ka pa. Kasi all things work. Basta ang confidence ko, hindi mo kayo papahiyan.
Basta pinagawa mo, hindi mo ako ipapaya. Yung confidence ko sa character ng Diyos. Amen. Kasi pag nakikilala mo ang character ng Diyos, hindi ka matidiminish yung anxiety. Amen po ba? Amen. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung kayo anxious all your life, ang key para mawala na anxiety nyo, seek ye first His kingdom. Meaning, paano mo ako paghaharian sa need kong ito? Sabi ni Lord, bigay mo sa akin. Bigay mo! Sagot niya yan. Hindi yung, paano yun? Kailangan ko marami kong pangangalaan. Bibigay mo, mayaman ang tatay natin. Minsan nga, marami nagsasabi sa akin, Pastora, hindi ka ba nauubusan? Sasabihin ko na lang, alam mo kasi mayaman ako, anak ako ng hari. Eh kayo po, kanino po kayong anak? Eh bakit mga misa ng mga mukha niyo, eh parang, ay na. Kaya mga kapatid, okay, righteousness, so kailangan po tayo, matuto po tayo, no, we cannot just rely na tayo po when we receive Christ, aside from meekness is righteousness. That righteousness must be worked out from us. Not just imputed, but imparted. He will work out ni Lord yung kanyang righteousness in us, in our inner life. Kaya, five things, five aspects in life na gusto niyang ito, binigay niya sa akin, okay? Ito yung ibabaguhin niya sa atin, i-deal niya. Number one, motive. Number two, words. Number three, thoughts. Number four, actions. Number five, attitude. Attitude. One time, so, may kasama ko kasi lagi sa flight. Okay, my assistant ko right now, hindi ko siya kasama. Usually, nagre-request ako sa harap. Okay, sabihin ko, pwede ma-transfer ako sa harap. Kahit ako lang. May kasama ako. Magkatabi kami. Sa likod kami na ilagay. Ako naman kasi lagi nagre-request. Can you transfer me to harap? Yes, ma'am. Kasi sabi ko, kahit ako lang, binulong ko pa eh. Okay. Kasi ayoko pa rin sa assistant ko. Alam mo, binigyan din niya. Katabi ko rin yung assistant ko sa harap. Tapos sabi ko, Lord, forgive me. Kasi ang maganda po, pag tayo may relationship kay Lord, conscious tayo kaagad sa ginawa natin. Pero kung marami tayong blind side, marami ka ng mali, hindi ka pa aware. Kasi nung binabasag ka, tumitigas ka. Pero pag malambot ka, yung ginawa kong yun, kinunvict na ako kaagad. Sabi ko, Lord, forgive me. You see, ano ka, conscious ka sa heart mo before God, not before men. Kasi pwede akong mag-pretend sa inyo eh. Pero kay God, I cannot pretend. Kaya I always lead before God. Lord, forgive me. Dapat ganun ang magagawa ng basag. Humble and meek. Okay? Kaya, hindi tayo pwede manbola. Amen po ba? Therefore, there is a progression from specific acts of righteousness to walking by faith of the Son of God. Kaya kailangan, remember, attitude, words, thoughts, actions, and motive. Yeah. Kaya nga, the Lord will not give faith for the things that He has not ordained for us to do. We have the thought of living by every word that proceeds from the mouth of God. So the Lord wants us to live according to not only by bread alone, but by every word that proceeds out of God's mouth. Meaning, darating ang time, hindi na tayo mamumuhay ayon sa capacity natin to sustain ourselves, but the word of God. Example, you know very well I have a medical condition. 2020, I had a heart failure. Sabi sa akin, delikado ako, I will die. But until now, so, ito, bawal to eh. Ginagawa ko magic twice a month. I travel, I speak the whole day. Kaya, I mean, usually, I try to really sit down during my preaching kasi may mga places talagang nakatayo ko the whole day. Then, hindi na ako namumuhay ayon sa kakayahan ko but by every word. I can do this kasi sabi niya, I can do all things through Christ who is my strength. Yung word niya nagsusustain sa akin. Kaya, minsan, may pag sinabi niya na, Lord, wala akong pera, pinapupunta mo ako dito. Hindi na yung capacity ko, kundi sabi niya, I will supply all my needs. Pupunta ako kahit wala akong hawak dahil meron akong word.
Practice that in your life. Amen. At makikita mo the power of God's word will pack you up. Amen. Kaya pag dineclare mo yung word of God, mabang apang ka, bakit? Yung natutuo yan sa buhay mo. Amen. Kaya dapat tayo matuto rin po niyan. Now, ang sabi ni Lord, watch out for offense. Then his disciples came and said to him, do you know that the Pharisees were offended when they heard this saying? But he answered and said, every plant which my heavenly Father has not planted will be uprooted. Let them alone. They are blind leaders of the blind. And if the blind leads the blind, then both will fall into the ditch. When Jesus corrected the Pharisees for teaching people to dishonor their parents, they were offended. Pharisees are easily offended by any word of rebuke or correction that the Lord may give through an elder or brother. One of the kindergarten lessons in the Christian is rebuke. His life is to get victory over getting offended. There is no hope that you will ever be delivered from being a Pharisee if you do not seek to be totally free from getting offended. Yun po, dapat ma-overcome natin because God will allow offense in our life. I know people who were once in our church who were so offended by some correction they received that they left the church altogether. They are wandering in the wilderness today and there is every possibility that they will be lost eternally. I can assure you that like the Pharisees, you could be on your way to hell too if you have been offended by some correction you received. Jesus told his disciples to leave them alone. We are not to go after offended Pharisees trying to bring them back to the church. We must obey the Lord and leave them alone. If they repent, then they can come back to the Lord and to the church, not otherwise. Kayo may mga na-offend kayo, umaalis, nagtatampo, huwag niyong habulin. Pag-pray niyo na lang. We get offended because we get hurt. Our self-life gets hurt by the way somebody treated us or by what we heard somebody said about us behind our back. Bakit tayo nasasaktan? Because we love ourselves so much. Masyado mong mahal ang sarili mo. Many never understood that what it is to take up the cross and put self to death. Because in the last days, there's going to be very little preaching about the cross and death to self-life. It is almost unheard of in most churches today and never heard of on Christian churches. When there is no preaching on death to self, self is going to flourish in the lives of many Christians. Kaya maraming makasarili. They will not even know that you cannot follow Jesus if you love yourself too much. Hindi naman masamang love ourselves kasi sabi ni Lord, love your neighbor as yourself. Ang sinasabi lang neto, yung umaapaw ka na. It's all about you. They will think you can love yourself and follow Jesus. No. Hindi mo masusunod ang Diyos pag masyado mong mahal ang sarili mo at paan pumupunuan ang sarili mo. Look at the multitudes of Christians who get offended and hurt and do not even feel that that is a terrible sin. Alam niyo po ba na offend ka, naging bitter ka? It's sin before God. Sabi ko nga, di ba, imagine ha, if a Christian who has a cancer, namatay sa cancer, he will be with the Lord. Pero sabi ni Jesus Christ sa Matthew 6, I believe 15, if you do not forgive your brethren, my Father will not forgive you. So ano mangyayari? Without forgiveness of God, di tayo pasok. At in-address niya, Father. So, sinasabi ito sa mga anak ng Diyos. So, pwede kang ha, merong testimony, 500 ang mga nadala niya sa karya ng Diyos. Pero siya napunta ng hell. Bakit? Dahil one day, ang sipag-sipag niya all through her life to serve God. Kaya nga nakalimandaan siya na, na convert sa Christianity. Kaya lang one day yung husband niya, iniwan siya. Naging bitter siya sa husband niya at saka sa Diyos. Bakit niyo inalaw to? She never forgave God and even the husband. And she died, she went to hell. Eh paano yung 500 na sa langit, hinahanap siya? Saan kaya yun? Because of unforgiveness. The Bible is very clear. Don't take it lightly. Kaya lagi kong ina-address yan sa preaching, forgive.
Kasi pag hindi, ipapasok ka pa nga, may mangyari sa'yo, tapos pupunta ka ng hell. What does it mean to be a disciple of Jesus? There are very, very few Christians who are going to take up the cross in the last days and follow Him. So it's going to be very difficult to be a true Christian because we are surrounded by people who claim to be Christians. Yung sinasabi ko sa inyo, pastors, bishops, who will be not cheat me on money matters, offering. How do I deal with that? I let go. Kasi I always consider, it's not my loss. Minsan, may isa akong probinsya, may pinray ako, Lord, pag uwi ko, wala akong gamot. Kasi I have maintenance, I have my supplements, my maintenance. Dati, maintenance ko, 25K. Ngayon, 15K na lang. So, sabi ko, Lord, wala, pag uwi ko, wala po akong pambili. Babayaran ko yung monthly juice ng condo, ito, ito. So, sabi ni Lord, it's already, ano, settled. So, confident ako, may uwi ako kasi dami nagpa-offering. Eh, di binigay. So, nung pag-uwi ko, Lord, ang hirap, nasasaktan ako, wala talaga akong gamot. So, bumili, usually bumili ako 2 weeks. And that time, bumili lang for 3 days. So, sabi ko, Lord, di mayak ako kay Lord, what's wrong, Lord? Sabi niya, this you need to share to the body of Christ. You will not suffer from unbelievers, but kapwa mo. Because my people now will be lovers of self. Diba sabi niya, it will be perilous times in the last days. Not because of unbelievers, because of believers. There will be lovers of self, lovers of money, lovers of pleasure. And you deal with that, and you cannot afford to hate. And you cannot afford to be bitter. And you cannot afford what? To, ano, magkaroon ng unforgiveness. So para kang bibitawan mo yung karapatan mo. And then finally, the Lord showed me, nag-provide siya. Everyone is being tested in every circumstances. Nasaktan ka, anong attitude mo? Alam mo dati, ako bibili ko ng maintenance ko 1 month. Tapos dumarating ang time, every 15 days na lang. Then, minsan sabi ko, Lord, 15 days na lang. So, dahil dumating 7 days. Nagkaano na ako, nagre-reklamo na ako. And finally, 3 days. Then sabi ko, Lord, saan pa ako magre-reklamo? Nag-provide ka naman. You know, sometimes what God allows, dinideprive niya tayo. Bakit? Tinitest niya ano yung heart natin. And nung nag-grumble ako, nag-repent ako, Lord, patawarin mo ako. Bakit? Sanay ako sa lahat, andyan na. Eh, inaalis niya. Para ano? Para ayusin yung puso ko na kahit one day na lang, tama pa rin ang puso ko. Amen. Minsan, tayo ganyan eh. Nag-grumble tayo without being aware. Tapos magpo-provide, praise God, hindi praise God. Kasi yung puso natin mali nung inalaw niya yun. Remember, sabi niya, all things work. Lahat ng inalaw niya is for us to show us what's in our heart. What needs to be changed? At pag na-realize mo, nag-repent, and then bangon ka, makikita mo, babalik ang provision. Kaya lang minsan, hindi binabalik ng Panginoon kasi hindi makuha yung attention. Bakit ang Deuteronomy 28 out of the 68, 14 blessings, 54 curse? Kasi sabi ni Lord, mag-repent ka lang, bubuhos ko ulit. Pero bakit 54? Kasi mga tao matigas, hindi nakukuha yung attention, kaya ini-intensify pa yung suffering. Pag nakuha na, yun na. Bakit i-intensify pa natin yung suffering natin? Pagtanong na tayo kaagad kay Lord, bakit? At po ba gusto mo ituro? At ang gusto mo ipakita? Gano'n lang yun. Ngayon, kung hindi ka nagtatanong, wala na. You'll be lost. Bakit? Magpapatuloy ka sa ugali mo eh. Kasi meron lang naman binabago. Kaya nagagalit ka sa bahay, naiinis ka. Bakit ka naiinis? Sabi ko nga sa'yo, magpapadala yan ng mga tao, ikakainisan mo eh. Ngayon, sa isa, naiinis ka. Sabi ni Lord, hindi mo na-overcome, papadala pa siya ng dalawa. Tatlong, lima, hanggang lahat ng tao, kinaiinisan mo na. So sabi niya, sabi mo, Lord, baguhin mo sila. Hindi anak, ikaw. Tapos, ang laban ng prayer request, pag-pray
asawa ko, pag-pray mo nga yung anak ko, pag-pray mo yung kapitbahay, si sister, pag-pray mo. Mga kapatid, bago mo pag-pray yung kapwa mo, pag-pray mo rin sarili mo. Pag na-overcome mo na silang lahat, malaya ka na, sila na yung papaguhin ni Lord. At pag nabago kayong lahat, ang ganda ng fellowship, tama? Eh ngayon lahat kayo, ayaw nyo mabago, nagkikis-kisa kayo, taon na kayo nag-anniversary, 30s, nagkikis-kisa pa rin. Aba, mga kapatid, baka hindi kayo Kristiyano. Lumipat na lang kayo ng ibang religion, kasi sa religion does not matter ang character na. Minsan, pipintasan pa natin yung mga yan, daming rebulto. Tingnan mo puso mo. Unang-unang rebulto, ikaw. Napakalaki pa! Di ba? So, it will be difficult in the last days, I tell you. Kaya nga, who claim to be filled with the Spirit, who claim to speak in tongues, but who get hurt and get offended? Or they are disturbed because their name was dragged in the dust? For example, do you know how much the name of Jesus is dishonored in the world today? Yet, does that not disturb most people who call themselves Christians? But if their names were dragged in the mud by somebody, even once, that would really disturb them. Di ba? Mas gusto niyo yung pangalan niyo na hindi nadudumihan, pero minamak si Jesus Christ dahil sa testimony ng marami, iniyak niyo ba yun? Hindi. Kasi it's all about us. Amen. Do you think that these people are disciples of Jesus? No, far from it. But they sit in churches, they claim to be born again, they claim to love the Lord. This is the amazing thing that the devil has done. Deceiving these people who love themselves from top to bottom, head to foot, and still think they are disciples of Jesus Christ. Alam mo, pag ikaw punong-puno ka ng sarili mo, hindi ka disipulo ni Kristo. Marami nga sa atin puno, that, sana nga kung puno lang, ibang maapaw pa eh. Diba? But I can only warn you, nobody can change you from being a lover of self if you do not want to be freed from it. Kailan hingiin nyo eh, Lord, puno-puno pa lang ng sarili ko. Bawasan mo po ako. Alam mo, sabi ni Lord, yehey, hiningi na ng anak ko. Bukas na bukas, magpapadala ako ng kakainisan mo. Okay? Isaiah 48:10, behold, I have refined you, but not the silver. I have tried and chosen you in the furnace of affliction. Saan tayo, many are called, few are chosen. Ta, saan tayo pinipili? Pag dinaan lahat tayo sa apoy. Furnace of affliction means humiliation. Kaya mo ba humbling process? Aalisin ni Lord siya. All whom God calls will go this experience until pride dies. Equivalent to dying to self. Many stops at the process because they say no to death to self. Training process will never end. Kaya nga sabi niya sa 1 Peter 5:6, therefore, humble yourselves under the mighty hand of God that He may exalt you in due time. Due time means God will exalt you in time you are capable of handling what is about to entrust you. Pag hindi ka kaya pagkatiwalaan ng Diyos, hindi kanya bibigyan ng more. Kaya the more you allow God to work in your heart, the more He will give more. Many times because Christians cannot undergo humiliation and they cannot die to self, they stop the process. At tapos ikiklaim natin, what God has started, He will complete it faithfully. Mga kapatid, the only way He will complete it in you, when you cooperate. Pero kung nagre-resist ka, hindi niya makukompleto yun. Because the work of God, He needs our cooperation. Ngayon, hindi ka nagko-cooperate, huwag mong hintayin na ibibigay sa iyo yung inheritance mo. Remember, sabi ng Revelation, those who overcome will inherit all things. Hindi sinabi those who believe, those who are converts, those who are believers, those who overcome. And those who are saved, those who endure to the end will be saved. Wala pa tayo sa ending. Marami nang tumalikod. Maraming nasa church, pero hindi na nag-e-endure. Bakit? Hindi sila nagpapawork. Yun yung parable of the 10 virgins, yung oil.
yung all, you allow the Holy Spirit to work in you, the Lord will fill you up, kaya lagi kang puno. Yung mga unwise, foolish, nagre-resist yan. Hindi tuloy madagdagan yung buhay ni Kristo sa kanila. Kaya pagdating ni Kristo, kaya sabi niya, nag-warn na. All these years, all this time, nagpapadala ng mensahero ang Diyos, pero ayaw ng tao. Kaya darating ang time, pagdating niya, sasabi niya, Lord, did we do this? Sasabi niya, hindi kita kilala. Pero gifted. Sabi nila, hindi daw believers. Paano naging unbelievers yun? Any gift? The Bible, the New Testament, is written for the believers. Especially the epistles. The parables are about the kingdom of God, how to qualify. Pwede kang makapasok, but you will not inherit anything. Because you live your life on a lower path. Go for higher path. Kaya nga sabi niya, ikaw lagi kang ipoprocess niya, ihahumble ka niya, aalisin niya lahat yan. Mga kapatid, kailangan po matuto tayong ma-humble. Kasi pag hindi po tayo humble, we'll always be proud. And it's all about you. Kita mo ang tao, puno-puno ng sarili. Madaling ma-offend. Napaka-sensitive. Napaka-sensitive niyan. Lahat may ibig sabihin. Alam mo ang taong wounded? Pag may nakita siya ng kinainisan niya, nag-smile, kita mo, tinatawanan ako niyan. Pag nakita niya, in-snap siya, kita mo, in-snap ako. Everything has meaning. Kasi it's all about you. Pero minsan, alam mo ako, na-experience ko ito, may nag-invite sa akin, nag-preach sa church nila. And naiinis siya sa akin, kasi nga, pag ako speaker, daming attend, pag siya lang, wala uma-attend. Okay? So one time, sabi, ito pastora, alam mo yung offering niya na 500, hinagis niya sa akin. Sabi ko, ay salamat. Hindi ako na-offend. Bakit? It's not about me. People will disrespect me, will do that, harap-harapan. I'm not offended. Why? Because I'm prepared for that. Kasi hinambol na ako, minsan binasag na niya ako. Pagbasag ka, hindi ka na madaling ma-offend. Amen! Lord. Lakas ng amen na yun, ha? Amen. Sige, mamaya lang. Sabi ni Lord, mamaya lang. Thank you, Lord. You see, hanggang ikaw sensitive ka, puno ka pa ng sarili mo. Ako, ilang beses ako nadi-disrespect. Speaker na ako pa nagpakain, ako na lahat. Pero wala sa akin yan. Bakit? Ang aim ko is to glorify God. Kaya masabi ko, i-shift niyo yung life niyo from living before men, living before God. Hindi ka na madaling ma-offend. Pero pag yung mga ganyan-ganyan, hindi ka lang nakamayan, hindi ka lang nasagot, kita mo, hindi na ako sinasagot na ito. Na-offend ka na, mga kapatid, magbawas-bawas ka. Mabigat kasama. Di ba ang punong-puno mabigat? Pag empty ang sarap. Di ba? Kunyang bigyan kita na sa akong bigat. Bigas, ang dahil, ah, sirap naman bitbitin nun. Bigyan kita na isang sako, walang laman, ay, asarap na bitbitin. In the same way, our presence, anong gusto ng tao? Ay, ikaw palagi present o, ah, dyan na naman. Anong attitude ng tao when you're around? Po, bigla naman tumahimik. Amen, amen. We will always be tested on the balances, one but one thing. God limits a day. God often tolerates people in gratitude and bad manners and rebellion for a time and season. Even gives chances to people who will not take heed. If so, their very mouth may be stopped on the day of judgment. Man cannot accuse God of injustice. Man cannot say, well, you did not give me a chance. I did not know. God give every man a chance. That is one of the ministry I have, to give the body of Christ a chance to hear the message.
There was a report that a man had drowned. This man was swimming in a place that had developed some strong riptides. The lifeguards had warned this man not to go past a certain depth, but the man took no heed to the warning and was lost. God has limits. Once a man or a people pass that limit, they have passed the point of no return. Repentance is a gift. Not everybody is given. Kasi meron pong kilala. Because of, nakita ko yung life niya. Served God for 36 years. At the deathbed, hindi siya binigyan ng repentance. Hindi siya nag-repent. He went to heaven. When he was dying, the Lord opened my eyes and I saw the hell. Sabi ko, Lord, ba't mo pinakita to? This is where he's going. Served 36 years. Because he's been warned many times and did not take him. He struck them, shepherd, the whole sheep scattered. Nag-diminish ang ministry. For 36 years, he served God. And it amounted to nothing. Don't glory in what your accomplishment. Because God is not after what you have done in the past. God is looking for who you are before Him now. Kaya ang salvation is not accepting Christ and going to heaven. That's a false salvation. Salvation has three tenses: past, present, and future. The important thing is how, what you will allow the Holy Spirit to work in your heart. Kaya nga press on to perfection. When nothing in your heart that will be displeased and offend God. People may interpret your action negatively, but as long as your heart is right before God, it doesn't matter how people look at you. What matters is how God looks at you. It's not how, what you are accomplishing. Yung mga past accomplishment nyo, wala yan. Importante, ano ko ngayon sa harapan mo? That is what God is calling His people today. That's why I've been sent to many places. And you are blessed. Pinadala ko dito. Pinababalik ako. Pinababalik ako sa ubos. Kasi hindi pa tapos. Hina-harvest pa niya yung remnant. Yung remnant, kaya sabi ko, sino ba dito remnant? Kayo, remnant? Sige ha. Sige, tingnan natin sa ubos. Kasi minsan pagbalik ko, halos kalahati na lang eh. Yeah, totoo yun. Just like in Iloilo, dati almost 200, 150, 150, tapos ngayon wala nang 20. Pero, remnant na niya yun. Kaya sabi ko, yes Lord, nakuha mo na yung remnant. Hanggat hindi anaabot kayo, take hold. Take hold. Kasi may mga probinsya pinasarado ng Lord. Okay? So I pray, God has limits. Grow up in a church where there is sound doctrine and where there is move of the Spirit put us into far more responsible position. We have heard the word. We have been a witness to God's judgments. However, some believers would think that they can go off and then return whatever they wish. Hindi po. When anyone takes this road and then further offends by mocking God, he's choosing a line. One can plead and cry out for mercy and promise to repent, but to no avail. When God writes somebody off, there is absolutely no way back. Hindi ako naniniwala sa one save, always save. Remember, sa Romans 1, God gave them over. When man gives up on God, God gave them over. What does it mean God gave them over? In-establish niya na yung tao sa gusto niya. Don't let that happen to your life. I always pray, do not let my will prevail. Do not let me establish in my will. It is all in your will. And when you ask for that, God will shake your life. And when you receive the shaking, masakit, mahirap, pero I guarantee you are secure. Because you are being shaken. Bakit? Para bang ang dami mong bagahe, sinishake ka, pinabibitaw lang sa'yo, pag na malinis ka na, i-establish ka na yan sa kanya. At pag na-establish ka na, makikita mo, wala nang makakanakaw sa'yo. Amen. Pero kailangan i-shake muna. Amen, amen. Para alisin yung bagahe. Lord. Okay? Therefore, knowing the terror of God, we plead with men to consider eternity very carefully.
Kaya nga, sabi niya, the Lord states in a number of scriptures that He hates a false balance, but He loves true weight. Although this concept may apply to the scale of the meat counter, it has far greater spiritual implications. God weighs all our actions, motives, and true intent of the heart. May we again take heed to this divine lesson. We are being tried every moment, and we are especially being tried in the light of the revelation that we have had. If there was ever a generation that is to be scrutinized, it is ours because of the gadget. We are a harvest generation. We are a generation that has every opportunity to be exposed to the light. What shall we do with it? When our day of reckoning comes, we will hear the words, "Thou art weighed in the balances and found wanting." Or will we hear those blessed words, "Well done, and the good and faithful servant." Dalawa lang maririnig natin. Tinimbang ka, ngunit kulang. Kasi narinig mo to, hindi mo ginawa. Or, "Well done, good and faithful servant." Always aim in serving God. Ito yung gusto kong marinig at the end of my life. Hindi yung tinimbang ka, ngunit kulang. Saan po tayo dito? May we consider eternity in every action that we do, in any way that we serve God. Live for God, not before men. Kaya mga kapatid, after you have suffered a little while, the God of all grace, who imparts all blessing and favor, who has called you to His own eternal glory in Christ, will Himself complete, make you what you ought to be, establish and ground you, securely strengthen and settle you. That is what God wants, to perfect us, so one day when we stand before God, well done, good and faithful servant. Sa lahat ng masakit makinig, marinig sa Diyos, tinimbang ka, ngunit kulang. Departs from me. I never do. Enhance and reach our relationship with the Lord, because that's the most important thing in Christianity. Kaya mga kapatid, I pray that this message will bring conviction, has brought conviction, and bring transformation sa buhay. Adjust your life. Live for God. Amen? Amen? Father, I thank you, Lord, for this message. Lord, ang sarap po ng mensahe mo, pero mabigat. But Lord, thank you for your feeding your people with meat that will strengthen them in their journey in this life. I pray, Father God, that Lord, as you continue, Lord, to work in us, open our heart and understanding. Make our heart so soft. Make our heart so broken and contrite before you. But let our spirit be strengthened that we will endure to the end. I give you praise and glory and thank you, Lord, for what you have done and you will continue to do for the rest of the day. Bless, Lord, our food, bless our fellowship, and bless, Lord, the rest of the day. Father, I give you praise and glory and honor in Jesus' name. Palakpakan po natin. Very, ano ba? Distribute.